Hi, love. Good evening. Love. Good evening po, DJ Lala. Ayan, good evening sa iyo, mahal ko. Good Sige. evening po. Ayan, usap na tayo, love. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at nagpatawag po or napatawag po sa usapang LDR? Ano po kasi, DJ Lala? May asawa po ako, kasal po kami, tatlo po ang anak namin. Okay. Tapos, magka-3 years na po ako ngayon. Next month, 3 years na po ako dito sa Kuwait. Parang lahat naman po ginagawa. Sahod ko, pinapadala ko lahat ng promise ko sa asawa ko, ginawa ko na. Tapos, mga bad news yung naririnig ko sa kanya, pati yung mama ko, nagsasabi na rin sa akin na iwasan mo na kasi, huwag mo na kasi, huwag ka na kasi magpadala ng pera, pero magka-chat naman yung anak ko na wala daw silang bigas doon. Tapos, ito ba po, last month po, August, nasira po yung palaisdaan na nabili ko. Gumastos po ako ng 17,000 at saka na-stroke po yung mama ko. Mild stroke nga lang po, pero gumastos po ako ng 33,000. Tapos, sabi ko, nalaman naman po niya na na-stroke yung mama ko. Tapos, sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya, napuntahan mo sa ospital. Wala nga mga anak nag-aalaga kasi yung bunso kong kapatid nasa Cebu nakaaral. Hindi rin mapauwi kasi exam daw. Ang ginawa ko, mga pinsan ko na lang, nakikisuyo na lang ako sa pinsan ko na alagaan mo na yung mama ko kahit magbabayad ako sa kanila ng per night. Basta may mag-aalaga sa ospital. Ayun naman po, ginawa naman po ng mga pinsan ko. Pero yung asawa ko, alam naman niya kasi tinawagan ko siya. May dumalaw man lang sa ospital, hindi magawa. Hanggang sa nakalabas na yung mama ko, hanggang ngayon, hindi rin niya dinalaw sa bahay. Sabi ko, ano ba to? Parang walang saysay ang buhay ko dito na. Ang gulo na nga nangisip po, lahat-lahat ginawa ko, pero useless pa rin din siya, si Lala. Tapos na yun, sabi ng mama ko, uwi ka kasi dito bago ka magpatuloy dyan kasi plano ko. Extend na naman ng 2 years, kasi wala talaga ng ipon, ubos sa mga problema sa akin na. Extend na naman ng 2 years, sabi ng mama ko, hello po. Oh, andito ako, love. Andito ako. Hello po. Love, I'm here. Sabi po, sabi ng mama ko, bago ka magpatuloy sa mga plano. Opo. Sabi ng mama ko, bago ka magpatuloy sa mga plano mo, uwi ka muna. Sabi ko, bakit naman mawala talaga ako? Yes. Hindi na kailangan. Love, love. Oo. Right now, nakahang lang ako. Love. Love. Ate, hello. Ayan. Love, right now, nakahang ako. Ang layo ng mismong mikropono sa mismong bibig mo, love. Tapos mas malakas yung ugong. I don't know what you are doing, but you have to stop muna for a while para makapag-usap tayo ng maayos. Wala po akong ginagawa din sila, nakatayo lang po. Ayan, kasi galaw ng galaw yung mic, love. Tapos parang, alam mo yung feeling na nakahang lang siya, kaya ang layo ng bibig mo. Oh, so anyway, hindi nga dinalaw ng asawa mo yung nanay mo hanggang makalabas na. Tapos nakikiusap yung mama mo na umuwi ka muna sa inyo before ka pumirma ng yet another contract of extension dyan sa Kuwait. Oh, tapos... Tapos sabi ko sa mama ko, sige ma, ganito na lang. Last week na December kasi tatapos na ang klase. Sabihin ko sa mama ko, uwi muna ako for 2 months. Tapos asikasuhin ko muna yung marriage life ko dyan. Sabi ng mama ko, iwan mo na kasi yung asawa mo. Wala ka naman kasing ginawang masama, pero siya parang walang plano sa buhay mo. Dito po rin lala. Gustong po na po talaga ako si Daisy Lala. Kasi naman po, nung nagsenta ko sa Pinas, yun po pong pinagtiisa ng asawa ko. Ibig sabihin, na-third wife po talaga ako, lasing ko yung asawa ko. Pero tiniis ko lahat kasi may tatlong anak kami. Produkto ko kasi ako ng broken family, kaya ayokong tutulang sa akin yung mga anak ko na lumaki na walang ina, walang ama, at sa mga tsahin lang. Ayokong mapili lang na ganun, kaya nagtitiis ako. Eh, ngayon, parang gusto ko nang sumuko din. Sabi ko, kaya ko naman alagaan mga anak ko. Kaya ko namang buhayin. Ano ba rin sila lang gawin ko? Ipagpatuloy or iwan yung asawa kung walang plano sa buhay. Yun lang po, baby. Pero yung asawa mo, let me ask you, naaasikaso niya ba yung mga anak mo? Naiintindihan niya ba? Kahit papano ba, eh, siya yung humahands-on sa mga pangangailangan ng bata?
Opo, DJ, siya naman po yung... Hello po. Hello? Love, andito ako. Siya naman po yung nag-aalaga sa mga anak ko. Kaso nga lang, yung panganay ko naman yung bumabangon ang sayo ng maaga para mag... ano, ate kaso para sa pag-aaral nila, magtain ng pagkain. So, hindi pa rin? Agad. Gabi kasi siya nasa lao. Ano, no, yung sorry. Yung anak ko naman, tapos may, ano naman po. Anong ginagawa ba ng asawa mo? Ako na yan. Anong trabaho ng asawa mo? Tapos uwi. Nag? Oo. Uwi ng, nangingisla po sa gabi, tapos umaga na po umuwi. Dito rin mga anak ko lang nasa bahay tuwing gabi. Oo. Eh, syempre, kung gano'n naman talaga yung trabaho niya, hindi niya naman siguro kaya talagang magtuloy-tuloy at siya mag-asikaso ng lahat. Gano'n kasi talaga yung pagpamilya, kailangan tulungan. Kumbaga, kung merong nagtatrabaho ng night shift, kailangan may kumuha ng morning shift sa bahay. And in that case, in fairness naman, sa anak mo, maaasahan, siya yung humahalili sa mga pangangailangan sa umaga habang si tatay ay nagpapahinga, tama? Opo. Tapos, pero, ano po, sorry? Ang gumugulo po kasi sa isip po, asan yung pinagkarapan niya? Asan yung sa tuwing tinatanong ko, walang pera. Yung anak ko may tasat, ma, wala pa akong bigas, walang mga project sa school, ganito, wala mga... Padala naman ako, 47,000, 30,000. Tapos, walang report. Asan na yung pera? Walang update. Okay. Ganito na lang. When it comes doon sa... Naiintindihan ko naman yung love. Kaya lang kasi you have to handle the money carefully. Mahirap din kasi love kapag nakahawak ka ng malaking pera. Ang Pinoy, ugali na natin yan . Meron tayong ugaling one day millionaire. Yung tipong pag madaming pera kasi bagong padala, bagong sahod, bili dito, bili dyan, gastos dito, gastos dyan. Ganun tayo . Kumbaga para tayong, alam mo yun, nanalo lagi sa loto every time na sumusweldo tayo o kumakabig tayo ng pera. Yun ang mentalidad natin. Pagdating sa budgeting love, kailangan talaga malinaw sa inyong mag-asawa kung sino ang gagastos saan. Like for example, ang sweldo mo love ay dapat ginagastos sa tuition fee ng mga bata kasi mas malaki talaga iyo. Tapos kahit papano, sa'yo yung mga bills. Pero kay asawa ang pagkain. Sa'yo ang pagkain. Tapos kung mayroong mga project sa mga sa school, ikaw na dyan. Ikaw na yung babudget dyan. Basta ako, ang sasagutin ko ay yung mga bills ng bahay at yung tuition fee ng mga bata. Para kahit papaano, alam ninyo kung saan napupunta yung pera ninyo. Para kunyari, nawala ng pera, hindi nakapagbayad sa ganito, alam nyo kung kaninong responsibilidad yung hindi nagampanan. Kapag walang pagkain, alam mo sa sarili mo na that's not my job, that's not yung pinag-usapan nating hatian pagdating sa gustusin, that's on your court. So, ikaw, ibig sabihin, yung hindi nakakapag-provide ng pera, mapag-uusapan nyo, bakit wala tayong pagkain? Wala ka bang napangisda? Wala ba tayong nahuli? Kumbaga, kahit papaano, alam nyo saan ang gagaling at kanino nang gagaling ang pera at saan hindi sumasapat. Nagigets mo ko, mahal ko? Ganun sa budgeting, love. Kasi kung magbabagsak ka lang ng magbabagsak ng pera, tapos hindi mo alam kung saan siya napupunta, syempre, yung isa naman, hindi niya din alam or hindi niya masulat isa-isa kung saan napunta yung pera. May bayaran dito sa kaliwa, may bayaran sa kanan, may bayaran sa harapan niya, may humihingi dito sa kabila. So, siya din mismo, dahil nga lalaki siya, hindi niya naiintindihan sa napupunta yung mga pera niya, nagkakanda, gulo-gulo na. Unlike pag alam nyo sa isa't isa ano yung responsibilidad ninyo financially sa pamilya, madali nyong madedetermine kung kaninong sahod or kaninong padala, kaninong ambag ang hindi sumasapat. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Pero nung last time na umuwi ka dito sa Pilipinas, love, sinasaktan ka pa ba ng asawa mo at nagiinom pa ba ang asawa mo o hindi na? Kahit pa paano nagtino na? Opo, hindi na lang. Ano nga, sinutukan nga ako ng baril sa noo. Buti na lang nakuha ko yung load bago siya nag-inom. Okay, so hanggang ngayon, kasi ganun pa rin siya.
nananakit pa din. Walang nagbago. Ganun pa rin, nananakit pa rin pag lasing. Okay, ganito na lang love, no? Pag ganito, ganito love. Pagka uwi mo dito, kasi hindi ka naman nakapag-file ng police report eh. Hindi ka din naman nagpabarangay sa kanya. Hindi mo din naman siya pinakulong. Hindi ka din nag-file ng restraining order. So, kumbaga, itong mga sinasabi mo ngayon na nabugbog ka, wala tayong pruweba na. Wala na tayong account dyan. Hindi, kumbaga, hindi na natin siya mailalaban ngayon. Kasi nung mga moment na nangyari yon, na dapat sana kinabukasan nag-report ka na, hindi mo na nagawang mag-report kasi nga, sabi mo nga, ang mentalidad mo, gusto mong buuhin yung pamilya mo. So, ganito na lang. Since binigyan natin ng pagkakataon si Kuya, and right now, hindi ka man niya nabubugbog, nagkakaroon naman kayo ng problema financially, tapos nararamdaman mo na parang nagkukulang siya ng care pagdating sa'yo, dyan sa ibang bansa kasi hindi ka masyadong ina-update, nagkukulang din siya ng care sa nanay mo kasi na-hospital na't lahat, hindi man lang nagawang magdalaw, ganito na lang. Since uuwi ka naman dito, love, kasi yun yung pakiusap mo sa nanay mo, kausapin mo siya ng masinsinan. Kasi ngayon, alam mo na sa sarili mo, sabi mo nga, na kaya mo na. Kaya ko nang buhayin yung mga anak kong mag-isa ko. Kaya mo na ngayon eh. Ang gawin mo, love, kausapin mo siya. Bibigyan kita ng ultimatum dong. Ito na yung ultimatum mo. Pagdating sa gastusin, ito na. Magkakaroon na tayo ng hatian. Kasi hirap tayo eh. Wala tayong ipon, hindi ko naiintindihan. So, ganito, magkakaroon tayo ng hatian, ito ang hatian. Pag hindi mo natupad yan, pasensyahan tayo. Mahihirapan talaga akong ipagpatuloy pa yung relasyon ko sa'yo. Ngayon, yun nangyari kay Inang na hindi mo dinalaw, hindi ko na mamasamain yon, hindi ko na, kumbaga, isasantabi ko na lang muna yung sakit ng loob na yon, kasi wala na eh, nakalipas na, wala na akong magagawa about dun eh. Though hindi ko alam kung ba't di mo nagawang dalawin si Inang, siguro nga, dahil kahit papano, nakakarinig-rinig ka din na kung ano-anong sinasabi ni Inang tungkol sa'yo, kumbaga, parang sana bigay respeto na lang, dinalaw mo, nanay ko yun eh. Pero dahil nga nakaraan na yan, sige, isantabi natin yan, pero kahit papano, makisama ka. Pakisama ka sa mga magulang ko kasi sila din kahit papaano yung natatakbuhan ng mga bata pag may problema, pag may pagkakataon at wala ka. Tapos, love, if I were you, I'm not saying na huwag kang makinig sa nanay mo. I'm not saying na huwag mo muna siyang intindihin right now. Pero ang problema nyo kasing mag-asawa, dapat kayong dalawa na ang nagsosolve at hindi na yung nanay mo. Naiintindihan ko, concerned sa'yo yung nanay mo. Gusto niya lang mapabuti ka, gusto niya lang may makakatuwang ka sa buhay, ayaw niya lang na nasasaktan ka and all. Naiintindihan ko yon. Pero itong matter kasi na to, this is a matter that only you and your husband can discuss. Pwedeng magbigay ng opinion si mother, pero hindi siya pwedeng mag-decide for you. Naiintindihan mo ako, love? Kaya wag mong idaan sa sulsol. Kung ano yung sulsol ng mama mo, tanggapin mo siya bilang opinion. Opinion ni mama. Pero at the end of the day, kung ano pa rin yung nararamdaman ko, kung ano pa rin yung desisyon ko, yun yung masusunod. Kasi pamilya na namin to eh. Pamilya ko na to. Asawa ko na yon. Dapat kung ano man yung problema naming dalawa, yun ang mapag-usapan. Ngayon kung sa duration ng two months na andito ka, lumabas na naman yung dating ugali ng asawa mo na kapag nakakainom, nagwawala, sinasaktan ka. This time around, pumunta ka na sa barangay, ipabarangay mo na yung asawa mo. Ipakulong mo if kailangan. Unang-una sa lahat, may baril siya. And I'm sure wala yung lisensya yung baril na yan. He is carrying an unlicensed weapon. Diyan pa lang makukulong na siya. Kasi wala yung papel, love. Hindi naman siya, wala naman siyang permit to carry eh. Dahil wala siyang karapatan to carry one. Hindi naman siya sundalo. Hindi naman siya police. Yung mga barangay officials ka, kailangan pa nila magkaroon ng special permit or certain permit in order to have one eh. Pero yung asawa mo, na nangingisda, bakit siya may baril? Diba? So, dyan pa lang pwede mo na ipakulong yung asawa mo eh. So kapag dumating yung pagkakataon na umuwi ka dito ng Pinas at ganyan yan, nananakit, nagwawala, huwag ka na mag-atubili, huwag ka na magdalawang isip before may mangyari pa sa yung masama. Ipakulong mo na yan kung kailangan. Naiintindihan mo ko? Opo, Love, naiintindihan ko kasi pagod ka na eh.
dama ko sa boses mong pagod ka na. Pagod ka ng magtrabaho, pagod ka ng ma-stress, pagod ka ng mag-isip. Kasi biruin mo, wala ka nang ginawa dyan sa ibang bansa kung hindi kumayod. Alam mo nang wala kang uuwian, walang na-invest, walang na-itabi, walang na-ipon. Ang dumadating pa sa'yo, puro problema. Ang dumadating pa sa'yo, puro daing. Kung ako din ilalagay sa posisyon mo, love, napakahirap. Napakasakit. Pero, love, kasi pamilya mo to eh. Ito na yung buhay na ibinigay sa atin. Sometimes we have to deal with the cards we are dealt. At ito yun. Ito yung ibinigay sa ating buhay. Kapag umatras tayo, kapag pinanghinaan tayo ng loob, kapag bumigay tayo, sinong lalaban para sa mga bata? Sinong maghahanap buhay para sa mga bata? Paano mo sila mabibigyan ng pangarap mong buhay para sa kanila kung bibitaw ka? Isipin mo na lang, love, ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba bibitaw? Kung kailan nagkaroon ka na ng oportunidad para makakita ng malaki para sa kanila? Siyempre, hindi na. Mapapagod tayo, love, pero hindi tayo susuko. Dadating tayo sa punto na iniisip natin, Diyos ko Lord, puro problema naman po yung binigay niyo sa akin. Never na po ako nakatanggap ng magandang balita, puro masasama. Naintindihan ko may mga moments sa buhay natin na puro ganon. Pero we just have to keep on going up until dumating yung pagkakataon na puro magagandang balita na yung sasalubong sa atin. Naintindihan mo ako, mahal ko? Love? Tsaka pa? Opo, natitinig po ako din lang habang nagpa-pransya. Mm-mm. Kailangan mo sumagot sa akin, love, kasi oo, di kasi magsasalita sa akin yung plancha at saka yung damit eh. Kung sakasakaling makasagot sana sila, hindi magadaganda yung buhay natin, kaya lang hindi. So kailangan kitang sumagot, love. Mm-mm. Ngayon, love, ngayon, kumalma ka muna. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Kung maaari, huwag ka na munang umiyak. Tanggalin mo muna sa utak mo yung stress. Kung meron ka mapaglilibangan dyan, kung meron sa'yo magtatanggal ng stress, kung may mag-aaliw sa'yo, like, I don't know, movie, manood ka ng Korean novela, katulad ng gusto kong gawin. Ayan, manood ka. Para lang malibang ka, para maging masaya ka. Huwag puro problema yung intindihin mo. I-appreciate mo din yung buhay mo. I-appreciate mo din kahit papano kung ano yung meron ka. Right now kasi, love, what you have is an opportunity. Opportunity na mas gumanda ang buhay. Opportunity na wala sa iba dito sa Pilipinas. Ikaw andiyan ka na sa ibang bansa. You now have a chance to earn more than what we can earn. Ano yun? Positive thinker naman po ako, Didi Lala. Yan. Ang problema, parang, bali, yan ano ko lang set aside. Basta, marami na makaukuhin ang gawa sa buhay na aliwin din po kasi kung problema talaga iniisip ko kasi matagal na akong bumid up. Good. I-continue mo lang yung ugali na yan. Tapos lagi mo lang iisipin na, like everything else in life, love, lahat naman yan, lilipas din. Sa ngayon lang yan ganyan. Kumbaga, it's a chapter of your life. Darating talaga tayo lahat dyan sa moment na yun na parang lahat, kaliwat kanan, puro problema lang. Pero kamukat-mukat mo, malalagpasan mo din yan, basta huwag ka lang gi-give up. Kailangan mo lang i-clear yung head mo para makapag-isip ka din ng maayos na solusyon. Ulitin ko yung gagawin natin since uuwi ka dito sa Pilipinas, kausapin mo yung asawa mo, maghahatian na kayo ng responsibilidad sa bahay ninyo para nakakalculate ninyo yung pera ninyo. Nakikita mo kung saan napupunta ang pera mo. Ikaw, alam mo sa sarili mo na ang perang ipapadala mo mapupunta sa tuition fee, mapupunta sa bill ng kuryente, bill ng tubig, at minsan sa grocery, sabihin na natin ganyan. Pero yun lang ang iyo. The rest ay sa asawa mo mapupunta. Yung araw-araw na ulam, kanin, mga pam-project ng mga bata, mga pamasahin nila, lahat yun manggagaling sa asawa mo. Ngayon, kapag sabi sa'yo ng anak mo na, Ma, wala akong pamasahe papuntang school, alam mo na kung sino ang nagkulang. Alam mo kung kaninong pera ang hindi naibigay. Naiintindihan? Naiintindihan ko. Sige, love. Ibababa ko na, busy ka ata talaga. Oo. Medyo natatagalan tayo sa reply. Parang feeling ko, ano, marami kang ginagawa. Sige, love, papaalam na muna ako, ha? Bye, love. Bye. Gabi. Sa dami ng sinabi ko, wala akong narinig.
Hindi ko alam kung may naintindihan ba siya or what eh. Pero anyway, sa mga kabisyo natin, no, what I gave you is a basic tip on how to budget your money when it comes to your family. Kasi you really have to ano eh, to be smart when it comes to your money. Alam kasi nating lahat na hindi lang yan pinupulot, hindi lang yan na tumutubo sa mga halaman, hindi yan iniipot. Love, come on, pinaghihirapan natin yan, dugot pawis natin yan, oras natin ang ginugugol natin in order na kumita tayo ng ganyang kalaking pera or ganyang amount of pera. Kaya dapat every cent is accounted for. Every centavo is accounted for. At pagdating sa pagpapamilya, yan ang isa sa pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa. Correct me if I'm wrong, pero isa yan talaga sa pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa. Laging sinasabi, kulang yung pera, hindi sapat, kulang yung pera, hindi sapat, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, walang pambayad sa ganito, walang pambayad sa ganyan, ganyan. Tapos andyan yung hanapan. O asa na pupunta yung sweldo mo? Asa na pupunta yung ano? Eh, ako yung nagbigay ng ganyan, ako yung nagbigay ng ganyan. Bigyan nyo ng responsibility sa bahay, separate responsibilities sa bahay. Ang mag-asawa, like for example, yun nga, yung mga miscellaneous, mapupunta sa ganito, yung mga bills, ganito, para alam nyo sa mga sarili ninyo kung ano yung responsibilidad na nakaatang sa inyo that you need to fulfill every single month. Para walang hanapan, walang silipan. Ngayon, kung meron kayong nasisave sa isa't isa, that's your ipon. Sa inyo yan. You can choose to spend it whichever you want to. Kasi even if mag-asawa kayo, you have to have a separate life from each other. Kahit papaano, dapat meron din kayong separate ipon sa isa't isa para hindi kayo parehong olats, parehong wali, parehong nganga. Naiintindihan? Para walang lamangan.